namin ang sa inyo. Marami pa rin kinikimkim sa puso ninyo. Marami na sa inyo, hindi niyo pa handa patawarin yung mga tao na nagkasala sa inyo. Panahon na para ibigay natin yung puso natin at bigyan ng kapatawaran yung mga nagkasala sa atin. That's the only time na makakalaya tayo. That's the only time matatagal natin ang tunay na kapayapaan. That's the only time mararanasan natin ang tunay na pag-ibig at tunay na kalayaan kung tayo magpapatawad. Tanda natin, hindi nagpapaisi ng buhay sa atin yung pagtingin natin sa manunod. At sa panahon na ito, sa Pasko nito, it's time for forgiving. Kung paano tayo pinatawad ng Diyos sa makasalanan natin, kung paano doon sa krus ng Kalbaryo pinako niya, doon na pako siya doon para sa ating kapatawaran, sa ating makasalanan. Kaya dapat din naman tayo na magpatawad sa ating kapwa. At yung mga bagay na may pagkakasala, hindi rin naman tayo tawad. Maaari sa mga kaibigan natin, sa magulang natin, sa kapatid natin, sa asawa natin, na minsan tayo may pride pa rin, hindi natin mahingin ng tawad, panahon na para tayo magpatawad. Ito ang nais ng Diyos sa atin. At ang panlima, a time of rescuing. Ni-rescue tayo ng Diyos mula sa pagkakasadla, sa kasalanan. Ni-rescue tayo ng Diyos mula sa landas ng kawalan. Ni-rescue tayo ng Diyos doon sa kapahamakan. At tayo inahon mula sa kawalan at binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Tayo niligtas ng Diyos, tayo ni-rescue. He wants us, ang gusto ng Diyos, ay ma-inherit natin yung eternal life. Hindi niya ninais na tayo mapahamak. Pero yung tao hindi kumaintindihan. Ang impyerno na ginawa niya para sa mga anghel na nagbibili sa kanya para sa mga demonyo. Pero ang mga tao ay pilit na nagpupunta doon, pilit na nais mapunta doon. Ang ginawa ng Diyos, ang langit para sa atin, sa sobrang pagmamahal sa atin, ni-rescue tayo, pinadala niya kanyang buktong na anak. Saan ang kaya natin gawin? Yung atin siya tanggapin. Saan ang ating dapat gawin? Yung tanggapin lang natin siya bilang isang tagapagligtas. Gano'n ba kahirap yun? Dalawang choice lang naman yun eh. Either hell or heaven, light or darkness, or Satan or Jesus. What choices? Ano yung pili natin sa kanya? Ganun pa man yung pag-ibig sa atin ng Diyos. Dahil wala nang nakasunod sa 10 commandments ng time na yun. Ganun pa man, mahal na mahal tayo ng Diyos. At kaya naalala ko bakit sila mag-iiyakan sa John 3:16. Mas natutok sa inyo kung gano'n ang ginawa ng Diyos sa bawat sa atin. Na dapat tayo nakapako doon sa krus. Na dapat tayo naghihirap. Imagine nyo, inakit niya yung kasalanan natin at siya wala mong kasalanan para tayo ay magkaroon ng kalayaan. At pang-anim, a time of changing. Ang Pasko, ang pagdating ni Jesus dito sa mundo ay nagbigay ng bagong pagbabago sa atin. Panahon na para tayo magbago. Panahon na para baguhin natin direksyon natin. Kung gusto natin maranasan ang tunay na pagpapala, kung gusto natin maranasan ang tunay na kalayaan, kung gusto natin maranasan ang tunay na kapayapaan, sabi nga, umayos ka, magbago ka, panahon na para maranasan natin ang presensya ng Diyos sa loob ng simbahan, panahon na para natin maranasan ang presensya sa buhay natin, panahon na para maranasan natin ang tunay na pagpapago sa loob ng pamilya natin at makita yung buong kapayapaan, kalayaan, at higit sa lahat yung pagtitikis ng isang pag-ibig doon sa loob ng ating sambayanan. At mula dito magsimula, unang-una, sa ama ng tahanan, sa ating magsimula, sa mga magulang, at ito'y dadaloy sa mga anak. Tandaan nyo, hindi dumadaloy sa mga anak ang anointing. Dumadaloy ito sa ama ng mga tahanan. Kung bakit ako nandito ngayon? Dahil sa katapatan ng mga magulang ko, dahil sa katapatan ng ama ko, sa kabila ng kawalan, sa kabila ng ginibag niya yung mga trabaho niya, sa kabila ng wala. Kaya yung mga time na yun, sabi ko nga, paulit-ulit ko, na kinikwento ni Sister Bonyang, na minsan nagmuluhutan na si Pastor Rod, na halos wala nang umahalin sa simbahan, tatakto lang sila. Pero siya patuloy siya lumuluhot at umiiyak. Kung yung time na yun, ginibag niya yung calling niya sa pagpapastor,
Hindi niya sana nakita hinandaan ng Diyos na napakalaki pala para sa kanya. Doon yung mga time na yun, kami umiiyak, nagugutom, wala may pakain sa amin, at kilipot niya yung pagpapastor niya, kumalik na sa trabaho. Hindi niya sana nakita hinandaan ng Diyos para sa kanya na napakalaki pala. Pero dahil nakitaan siya ng katampakan, kami tinalahat doon sa lugar kung saan masagana, sa United States of America. Nadamay kaming mga halak na hindi para sa amin, kundi para sa kanya. Na kami na itumamata ng masarap ng buhay dahil sa katapatan ng mga magulang namin. At kami nadamay lang ng mga anak. At kung bakit ako narito ngayon sa harapan ninyo at nagpapagamit ng Diyos, dahil ayoko tumigil yung pagpapala sa akin, gusto ko rin dumali sa mga anak ko at makita rin ako ng katapatan ng ating Panginoon at tayo na rin pa ay maramdaman din naman nila yung pagpapala. Kaya mga tatay, huwag tayo maging madamo. Kung gusto natin, malalatin ito na yung pagpapala sa buong sa ating sambayanan. Unang-unang makita sa atin yung pagiging mapabang loob at magbalik tayo, magbalik loob tayo sa ating Panginoon na wala tayong magagawa sa ating mga sarili kung wala ang ating Panginoon. Sa totoo lang po, wala tayong pagmamalaki. Kagaya ng last time na sinabi ko nga sa inyo noon, na nirimind ako ng Lord na pwede ko kunin yung buhay ko just like that. Naalala niyo yung kung paano kinuhay na talagay, paano nasalanta, hindi natin hawak ang buhay. Give your life as if it is your last. Mabuhay tayo na parang ito na huli. Ibigay natin the best sa Lord. Ibigay natin ang pwede natin gawin. Abutin natin yung pinakataas. Pwede natin abutin na parang ito yung huli na para sa atin. Lagi tayong mabuhay na pinaka-the best ang binibigay natin sa Lord. Hindi yung tira-tira natin kung bakit ako nasarapan ninyo. Dahil ayoko ibigay sa Lord yung tira-tira ko. Ayoko ibigay sa Lord na maglilikod ako sa Lord pag hindi na ako makalakad. Ayoko maglilikod sa Lord pag retire na ako dahil okay na ako. Pero ngayon pa lang, ayoko masubukan ako ng Diyos. Ayoko makita ako ng Diyos sa pagdamutan ko sa kanya. Pagdamutan ko siya ng mga bagay na binigay niya sa akin. Dahil lahat ng tinatanggap natin, lahat ng tinatamasal natin, ay lahat ito'y galing sa kanya. At kung tayo mag-i-invest, gaya ng 5-talent guy, kung tayo patuloy i-invest natin ito sa ating Panginoon, ito'y daragdagan, dodobe, hindi lang dodobe. At yung mga isa na tamad mag-invest, ay kukunin at bibigay pa sa mga marami. At ito'y panahon na makitaan tayo ng katapatan ng Diyos. Na-invest natin kung nabigay sa atin ng Diyos. Yung mga talento natin, invest natin sa Diyos. Kung gusto nyo ito ma-enhance lalo, kung gusto nyo ito lalo maging kagamit-gamit, i-invest nyo sa Lord. Dahil ito'y pag ito'y pinakon nyo, hindi nyo ginamit, kinahalawang din ito. Ito ang nais ng Diyos. At ang panghuli, pangpito, a time of rejoicing. Ito'y panahon na para tayo masaya. Panahon na para tayo'y magpuri sa ating Panginoon dahil tayo'y malaya na. Dahil lahat ito'y pinapayari na ng ating Panginoon Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng kinaharap nyo, lahat ng problema ang kinaharap nyo, lahat ng mga sakit na ninadanas nyo, lahat ng kahirapan, pinagbayaran na ng ating Panginoon, binigyan na tayo ng kapanagumpayan. It's up to us, tanggapin natin yung regalo sa atin ng Panginoon. Panahon na para tanggapin natin ang regalo ng Diyos sa bawat sa atin. Matagal niya nang inaabot ito, matagal niya nang inaabot ang regalo nito. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin natin inaabot yung regalo na ito. Hanggang ngayon, ayaw natin buksan. Hanggang ngayon, ayaw natin i-appreciate yung presence ng Lord. Hindi lang ang regalo nito. Pag hindi niya ko yung regalo, kagabi, nagbigay kami ng regalo, anong ginawa ninyo? Nagtakbuhan kayo, tinanggap ninyo ito. Panahon naman na, para tanggapin niyo ang inuobel ng Ama sa mga langit, ang kanyang buktong na anak, na si Jesus bilang isang regalo para sa inyo, buhay na panahagan. Sama rin ito. Paso pa mga sasok tayo, tumayo. At alalahanin natin yung mga